Hello, good evening, everyone. So this is our collaborative discussion. So before we start our discussion, we will have our invocation led by me. So let's put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So Lord, thank you for this day that we have a wonderful day that we are breathing. And Lord, guide us to our collaborative discussion to have the word to deepen up our knowledge about some questions or certain questions about our discussion. And Lord, give us the guidance to have a successful and meaningful, fruitful discussion for today's event. So that would be all. Amen. So hello, hello everyone. So am I audible to everyone? Yes. So this is our collaborative discussion. And we are the group 14 with the class code of DOO64 with a subject code of EDUC 20. And this is the last activity in the chapter one, which is the collaborate number three. So our agenda, it is a group discussion, and we are required to discuss our comments and viewpoints about a certain question, which is we will move forward into the first question. Are you ready, guys? Ready ma tayo para pagtalakayin natin ang ating mga katanungan? Ready na ba? So yes, medyo nagkaroon tayo ng technical difficulties kasi nagkukuhan sila ate. May unstable yata yung kanilang connection. So, okay. Miss Irish, can you please read the question number one? Considering the uniqueness of educational institutions, should learning outcomes be limited only to those issued by CHED? Explain your answer. So, ako muna unang sasagot. Para sa akin, yes. Para mas makafocus or mas ma-ensure yung nais kalabasan ng learner sa institution in which based on the needs of industry na kung saan yung teacher is pini-prepare nila yung mga graduates para alam nila yung kanilang gagawin para pag magtatrabaho na sila. So, dapat limited lang siya sa initial ng chat para mas ma-attain yung goal. Okay, thank you, Ate Jhosel. So, we have Christine. Do you have any opinion or insight about the question number one? For me, yes then. Limited only to those issued by CHED. Kasi diba kasi kapag CHED, DepEd, may mga kanya-kanyang learning outcome, yung vision mission nila na sinusunod. Kunyari sa DepEd CHED, meron silang vision, mission na sinusunod yung magiging outcome para sa estudyante. Yun naman, yung mga institution or mga college, school, sinusunod naman nila yun. Ina-align nila yung vision, mission ng school sa vision, mission ng CHED para align pa din siya. Para yung outcome, yung gustong palabasin ng schools, kunya yung mga university and school, ay align pa din sa vision, mission ng CHED. Parang galing yung pagkakaintindi ko. Okay, thank you very much. Irish, do you have any insight about the question? Para sa akin, yes din. Kasi bawat educational institution may kanya-kanyang mission, vision. So sa CHED, yung mission, vision nila or yung learning outcomes is yun yung ina-attain nila na goal para sa mga estudyante. For example, sa atin, gagawa tayo ng lesson plan. Di ba, yung learning outcomes na gagawin natin is nakadepende sa mission vision ng school. Parang ganun yung para sa akin lang. So ako naman, kapag ako tatanungin nyo sa question na yan, I have two perspective. So before ko i-consolidate yung answer natin, ito muna yung. Kasi inisip ko nung una, when I think about the question, bakit kailangan bang i-issue lang natin yung learning outcome ng CHED?
for example, educational institution, yung learning outcome lang ba, ililimit lang ba natin sa inisyo ng CHED? So kapag iisipin mo yun, parang yung ginawa nilang learning outcome for CHED lang ba talaga? Siguro every educational institution, parang marami si... Meron's the running out of time na. So, muna yan. So, yan. So, yun nga. Pag sinasabi natin educational institution kasi, it is the department or dun sa mga iba-ibang sangay. Tapos kapag ililimit lang ba natin yung inisyo ng CHED na learning outcomes? Yung sabi nga natin kayo na sagot nyo na kapag ang CHED is nag-issue ng learning outcomes, ililimit lang sa CHED. Maganda yon. Kasi tayong mga estudyante, experience natin yun eh. Kasi every time nung naalala ko nung paggawa ng lesson planning, sinasabi na dapat yung mission vision is magre-reflect din dun sa educational institution which is the CHED. After nung CHED is magre-reflect dapat yung alma mater nung educational or yung sa may school na pinasukan mo. For example, sa atin sa NC. So kapag yung CHED is meron silang learning outcomes, isasangay niya yon sa lahat ng mga paaralan. For example, say, parang sa lahat ng mga hawak ng CHED, yung mga sangay niya. Tapos yung NC naman, may learning outcome din siya na kung saan yung learning outcome na yon nanggaling or meron ding in-align or standard yung CHED. After nun, bumaba dito sa may schools. Tapos to schools naman, ibababa niya dun sa mga teachers o yung mga faculties dun yung mga magtuturo. After nun naman, tayo mga estudyante, papakno sa atin yung learning outcomes. Parang yung parang pagkuhan ng knowledge or yung pag-process ng knowledge sa mga bata is aligning pababa. Na kung saan kapag yung learning outcomes na kinukuha ng CHED, pababa siya, parang binibigay pababa. After nun, kapag nabigay or na implement ng mabuti yung mga learning outcomes, doon makapag-produce na ng mga estudyante na successful pag sa CHED. For example, tayo naman, kasi nga sabi niya educational institution. So marami educational institution. Paano naman pag sa DepEd? Yung learning outcomes lang din ba nila, i-issue din ba natin for DepEd lang? Siyempre, yes! Alangan naman yung learning outcomes ng DepEd, edi pupunta niya pa sa may parang ikuha niya pa sa CHED. Naisip niyo 'yon? 'Di ba? Lahat ng educational institutions may mga learning outcomes. Na kung saan yung mga learning outcomes nila magkukuha yung mission, vision, goals. Na at the end of that, makaka-produce sila ng mga taong maging successful. Okay ba tayo doon? Nagagets ba any clarification or another dagdag pa? Sino pang mayroong gustong sabihin or mayroong pang na pumitik sa utak nila. May additional lang ako dun sa sinabi mo kanina. Di ba sabi mo kasi kanina, from CHED to schools, tapos schools to courses. Pwede din yun. Uh-uh. Courses to teachers, tapos student. Kasi kunyari, si yung CHED, nagbigay ng vision, mission, and learning outcome. Tapos, i-align naman ng schools kung ano yung learning outcome at vision, mission ng school doon sa inisyo ng CHED. Ganon din yung mga courses. Kunyari, education. Dapat yung learning outcome ng education, Department of Education, ina-align niya din siya sa may vision, mission ng schools. Kunyari, NC, ina-align niya doon. Para yung learning outcome ng school CHED is ano yan yung makuha ng estudyante at maituro ng mga teacher yung learning outcome para mas mapaayos at mas matutunan yung mga bata yung gustong learning outcome ng CHED. Yun yung pagkakaintindi ko po. Kasi alam nyo pala, di ba sa atin, sa mga EDUC, meron din tayong mission, vision. Tayong mga EDUC students, tayong mga education, kasi pinapamemorize natin yun. Iba pa yung learning out, meron pa yung mission vision ng department natin, iba pa yung sa school, iba pa yung sa CHED. So parang yung mga yon align talaga para makapag-produce. Nagigets? Okay, so clear na tayo doon. So number one. So papasok na tayo sa question number two. Okay, Ate Jhosel? Wait, wala pa yung question. Question number two. To teach
teach to the individual, not to the curriculum. What does this quote imply about a good learning outcome? Okay, Irene. Para sa akin yung curriculum is pang professional teaching tool. Nagsisilbing gabay lang siya sa para mapalawak yung pangangailangan ng mga bata. Kasi bawat students naman eh may uniqueness potential. So parang ang goal ng teachers is mapaniwala o naisin nila na ano na matututo yung bawat mag-aaral. Masisikapin nilang maabot o matuklasan yung bawat potential nila. Tapos eh pwede namang gawin ng teacher na ibahan yung pamamaraan ng pagtuturo niya ay. Kunyari ako as a teacher. Kasi meron yung mga teacher na di ba ina-expect nila ibabagsak yung mga students. Parang ano ay yung hindi na sila maghahanap ng creative way para or solution para matuto yung bata. Ganun. Okay, thank you for that answer. Okay, Miss Yema? Ang pagkakaintindi ko naman dito sa quotes na to, parang mas tutukan dapat natin naturuan yung mga bata individually. Huwag natin pilitin ipasok yung buong curriculum guide sa bata, sa utak ng bata. Like ngayong pandemic, 'di ba? May sinusunod kasi tayong curriculum guide as a teacher, 'di ba? Bigay tayo ng bigay ng mga activities para matapos yung curriculum guide na sinusunod natin. Pero hindi natin alam na yung mga bata is hindi pala nila masyadong naiintindihan yung mga lesson na binibigay natin kasi modular nga ngayon. Paano nila i-apply pag nag-move na sila ng year kung hindi naman nila masyadong naiintindihan yung lesson? Kaya dapat maganda naman na matuto sila sa bawat curriculum, yung naiintindihan nila yung bawat curriculum. Pero dapat sana matuunan ng pansin yung mga kabataan or yung mga estudyante na hindi masyado naiintindihan yung bawat lesson. Para sa ganun ay pantay-pantay pa din sila ng maiintindihan at mauunawaan ng mga kaklase niya or ka-level niya. Parang ganun yung pagkakaintindi ko po. Okay, ang ganda ng sagot ha. Actually, maganda yung sagot natin sa lahat. Tsaka kasi alam niyo yan, pag nagkakaroon tayo ng ganito is parang mas napapalawig natin yung mga idea natin. May different perception, pero at the end of that, parang magkakadugtong lang sila. And wait, we have our internet connection is unstable. So, am I audible to everyone ba? Pa ba? Kasi we have remaining time na lang, 1 minute na lang yata, sabi dito sa babae. Okay, Ate Jhosel, what is your insight naman about the question? So sa akin, yung ini-imply ng is dapat yung estudyante matuto na mabuti using the curriculum as a professional teaching. Okay, nawala ka na, Ate Jhosel. Are you there pa ba? Nawala ako. Okay. Tutuloy ko. Using the curriculum as a professional tool guide para mas ma-discover nung learner yung mga undiscovered talent para mas lalo pang masa yung kaisipan ng estudyante. Siyempre, di ba yung teacher gagawa ng way para mas mapaintindi sa at may turo sa estudyante yung nais nilang maituro para mas matuto yung estudyante. So, sa this way, mas natututo yung estudyante tapos mas nahasa rin yung teaching method ng teacher. So, yun lang po. So, okay. So, for me naman kasi, ang ganda ng quotation, sabi, teach to the individual, not to the curriculum. Kasi minsan, yung mga dalubhasa na, parang kinukuha nila sa curriculum lang, nagbabasa sila sa curriculum. Parang, okay, bigay lang sila ng bigay. Pero hindi nila alam, may mga estudyanteng iba't iba
yung klase ng pag-iisip or the way of thinking nila. Yung iba kasi different learning, maraming estudyante yung slow, mayroon mga estudyante yung magagaling, makaka-pick up agad. Pero ikaw as a teacher, paano mo imply to sa good learning outcome? So ikaw na teacher, kasi yung ibang teacher hinahabol nila yung So yan, we are back again kasi we have technical difficulties. We are not premium in this account. At saka nagkaroon tayo ng pangalawang na naman to kasi nagkaroon tayo ng disruption na kung saan hindi na-receive yung pangalawang video natin. So let's have here to consolidate teach to the individual, not to the curriculum. What does this quote imply about a good learning outcome? So kasi sinasabi natin maganda yung learning outcome kapag nasunod yung curriculum sa ibang tao. Tama yon. Pero yung iba naman, may mga teachers na maganda yung learning outcome kapag nag-focus sila sa individual o sa mga bata. Kasi meron tayong mga perception na kung saan pag isa kang teacher, kailangan mong tapusin yung curriculum mo. Kailangan mong tapusin yung course guide mo sa ganitong panahon. Pero ang tanong, naging effective ka ba na teacher? Natuto ba yung mga estudyante mo sa tinuro mo or sa binigay mo na core subject? Kayo, tama ba yung ganoon? Kung i-assess nyo yung sarili nyo sa mga ginagawa nating mga one ngayon, sa ngayon, di ba teacher natin is nagbibigay sila ng mga course outline, ng course guide, yung curriculum for the end of the semester, yung mga pag-aaralan natin para mahanda yung sarili natin. Pero pag nag-focus lang ba tayo sa curriculum, maganda ba yon? Siguro maganda yon kapag lahat tayo matatalino. Pag lahat tayo pantay-pantay ng isip. Yung imagine yung parang feeling mo robot tayong lahat. Tapos kapag pinot yung information, nakuha na ng lahat. So, napaka-imposible yon, di ba? May mga institution na gano'n. For example, puro genius lang siguro. Maganda sa kanila mag-focus sa curriculum. Pero tayo, sa mga... So, kasi sa public school, sobrang napaka-distinct or napaka-diverse ng mga utak ng bata. Meron yung mga batang slow learner, meron naman yung mga batang fast learner. So, iba-iba. Kung ako, magaling ako pumick up, yung iba hindi. Siguro yung ibang talino nila, nasa iba. Nasa pagsasayaw, nasa mga kinesthetic, sa mga pag-design. Yun. So, tayong mga kwan, kailangan natin mag-focus sa individual. So, napakaganda ng quotation. Tsaka anong i-imply neto kapag nag-focus tayo sa mga bata? Pag nag-focus tayo sa mga bata, sinasabi lang neto na kung saan. Kapag nag-focus tayo dun sa pagtuturo sa bata, mas maganda kapag dun tayo nag-focus. Kasi yung mga bata is mas mailalabas nila yung potentials, yung skills nila na kung saan yung mga ibang teacher is hindi nila nagagawa ng paraan. Nagbibigay na lang sila ng requirements, hindi nila nakita yung progress ng bata. So kapag ikaw yung teacher na parang passionate ka sa trabaho mo kasi gusto mo estudyante mo is may nagpo-progress sa bata, parang gusto mo natututo yung bata, so ikaw gagawa ka ng steps na kung saan yung steps na yon, dun mo mai-inculcate sa bata yung mga process ng pagkatuto. Nagigets? So, as a teacher, hindi na kailangan na puro sa curriculum lang ini-intend. So, ngayon, ano pa yung karagdagang kanyo? Ano pa yung karagdagan? Alam ko lahat is pagod na at tayo ay medyo gabi na kasi. At ano pa yung gusto nyo idagdag? Yema, may idadagdag ka ba? Wala na. As of now, wala naman. Ikaw, Irish, baka may gusto ka pang, baka may naisip ka pa. Wala na. Ano lang. Yung na-realize ko lang parang yung mga teacher is mas magpo-focus sa mga bata para mailabas nila yung sabi mo, yung potential tsaka yung full skills potential nila. Ng bata. Oo. So tama yun. So pag naging teacher tayo, dapat ganun tayo ah. Pero hindi mo rin kasi masasabi yun kasi pag ikaw nasa actual ka na, meron kasi, di ba meron tayong mga teacher na nagbibigay lang talaga. Hindi nila, parang wala yung passion nila para sa bata, nasa pera lang siguro. Char! Meron so, tayong teacher na ipapasa na lang yung estudyante kasi naawa ay.
So yung learning outcome hindi na nakakuha, hindi na na-establish ng or na-implement ng mabuti. So to sum it up, Ate Jhosel, you can lead us into the closing prayer na. Tayo yung mukha at manalangin sa langan. Ito, Santo, amin. Ama, maraming maraming po salamat po sa oras na itinagkalamo po sa amin upang maipamahagi namin sa bawat isang amin natutunan. Maraming salamat po sa mga karagdagang kaalaman at sa paggabay mo po sa amin. Naway gabayan mo po kami sa mga susunod pa naming aktivitades. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amin. Amen. So yan, tingnan natin. I-con ko na to. I-end ko na ng perfect para pasabog.